Magandang gabi po sa inyong lahat. Isama po natin sa ating mga panalangin ang pasasalamat at natatanging kahilingan ni na Konsolasyon at Pamilya, Conrado at Amelita Mangon at Pamilya, para sa karangalan ng Mahal na Birhen ng Imaculada Concepcion, Maria Palma Bautista, Jang Oliveros, Louis, Lani, Ella at Andriel Reynoso, Felix at Emma Gonzaga at Pamilya, Alma Lewelin Co at Pamilya, Leng Rodriguez at Pamilya, Jun Enriquez at Pamilya, Cuenco Family, para sa nagdiriwang ng kanilang kaarawan na sina Arminda Taligatos, Ernesto Legaspi, Jana Marie Samson, para sa maagang paggaling ni Naisagani Cabral, Emmanuel Hilario, Bishop Jose Oliveros, at Jose Go. Para sa mga kapatid nating mga yamao na sina Daniel, Juliet, Noel, Vicente, Alberto, Bishop Cirilo, Erminildo Gilbert, Cardinal Vidal, Meliton Jr., Jesus, Vicente Jr., Ernesto Sr., Alexander, at Pepe. Ngayon ay unang linggo sa panahon ng pagdating ng Panginoon, linggo ng mga may kapansanan. Maging handa kayo. Tayo ay tinatawagan, lalo na ang mga pari, na maging handa para sa bagong ebanghelisasyon. Mga kapatid, muli na naman tayong nagsasama-sama upang ipangdiwang bilang sambayanan ng Diyos ang pagpapakasakit, kamatayan, at muling pagkabuhay ng ating Panginoong Jesucristo. Tumayo po ang lahat at masigilang makiisa sa ating pagdiriwang. Jesus, oh.
Mga kapatid, bilang nagkakaisang bayan sa aral ng pananampalataya, atin ngayong sisindihan ang unang kandila bilang tanglaw sa unang linggo sa panahon ng pag-aabang sa pagdating ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, sa araw na ito, sinisimulan natin ang panahon ng paghahanda para sa pagdating ng Panginoon. Buksan natin ating puso at kalooban sa pag-ibig ng Diyos habang tayo naghahanda na tanggapin ang Panginoon sa ating buhay at tahanan. Ang kandila na may sindi ay nagpapaalala sa atin na naparito si Kristo upang pawiin ang kadiliman na dulot ng kasalanan at dalhin tayo sa liwanag ng kaningningan ng kanyang kaharian. Awitin ng Halina, Jesus. Manalangin tayo. Ama ng liwanag, buong kagalakang hinihintay ng iyong angkan ang pagdating ng kanyang manunubos na siya nagbibigay liwanag sa aming puso at kalooban at pumapawi sa dilim ng kasalanan. Ibuhos sa amin ang iyong pagbabasbas habang aming sinisindihan ang ilawang ito. Ang liwanag nawa nito ay maging tanda ng kaningningan ni Kristo na aming Panginoon ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Tayo po ngayon ay nasa una. Wala pa tayo dyan. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Sumayin niyong lahat ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Nag-aabang tayo. Nag-aabang nga ba tayo? Marahil, sawa na rin tayo sa pag-aabang. Kaya, binibig ka sa lamang natin, lilipas din yan. Gastos lang yan. Dahil, sawa na tayong maghintay. Aminin natin ang ating mga kasalanan, humingi tayo sa Diyos ng awa at kapatawaran. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo, mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, salita at sa gawa at sa aking pagkukulang, kaya isinasamo ko sa malabiring Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo, mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin sa ating mga kasalanan at patnubayan sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami.
Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, bigyan mo kami ng paninindigang tumahak sa landas ng kabutihan. Sa pagdating ni Kristo, makasalubong nawa kaming may mabubuting gawa upang kapiling niya kami ay makapisan sa iyong pinag-aharian. Sa pamagitan niya, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo po ngayon ay nasa unang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng salita ng Diyos. Sa unang pagbasa, pinahahayag ni Propeta Isaías na ang Panginoon lamang ang tanging nating inaasahan. Kung kaya nga, ninanais niyang bumalik ang Panginoon upang tayo ay matulungan. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ikaw lamang, Panginoon, ang pag-asa at amang aasahan. Tanging ikaw lamang, yaong nagliligtas nitong aming buhay. Bakit ba, Panginoon, kami ay tinutulutang maligaw ng landas at ang puso namin ay iyong binayaan na maging matigas. Balikan mo kami, iyong kaawaan, ang mga lingkod mo na tanging iyo lamang. Buksan mo ang langit at ikaw ay bumaba sa mundong ibabaw. At ang mga bundok, kapag nakita ka, ay magsisipangatal. Wala pa naririnig na Diyos na tulad mo. Wala pang nakita ang sinumang tao, pagkat ikaw lamang ang Diyos na tumulong sa mga lingkod mo na buong tiwalang nanalig sa iyo. Iyong tinatanggap ang nagsisikap sa mabuting gawa, at ang iyong aral ang mga tuntunin ang ginugunita. Nagagalit ka na ay tuloy pa rin kami sa pagkakasala. Ang ginawa namin ay talagang masama buhat pa ng una. Ang lahat sa amin ay pawang nagkasala. Aming katulad, kahit anong gawin, ay duming di hamak. Ang nakakawangki na sinapit namin ay mga dahong lagas sa simoy ng hangin, tinatangay ito at ipinapadpad. Wala kahit isa dumulog sa iyo upang dumalangin. Wala kahit isa lumapit sa iyo na tulong ang hihingin. Kaya naman, dahil sa aming sala, ay hindi mo kami pinansin. Gayunman, Panginoon, aming nalalamang ikaw ay aming ama. Kami ay parang luwad at ikaw ang magpapalayok. Ikaw ang lumikha sa amin, Panginoon, at wala nang iba. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan. Akitin mo, Poong Mahal, iligtas kami at ang lawan. Akitin mo, Thank you.
Panginoon ng Israel, kami ay pakinggan. Mula sa trono mong may mga kerubin kami ay tulungan. Sa taglay mong lakas, kami ay ligtas at tubusin sa hirap. Ikaw ay manumbalik, O Diyos na dakila. Pagbasdan mo kami mula sa itaas. At ang punong ito ay muling pagyamanin at iyong iligtas. Lumapit ka sana, ang puno ng ubas na itinanim mo ay iyong iligtas. Iyaong punong iyon na pinalago mo at iyong pinalakas. Mahal ay iyong ingatan, yamang hinirang mo ay iyong ipagsanggalang. Iyong palakasin bilang isang bansang makapangyarihan. At kung magkagayon, kami ay magbabalik at di na magtataksil sa iyo kailanman. Kami ay pasiglahin at aming pupurihin ang iyong pangalan. Pinangangaral ni Apostol San Pablo na tayo ay aalalayan ng Diyos sa ating paghintay sa paghahayag kay Jesus upang tayo ay matagpuang karapat-dapat. Ang salita ng Diyos mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, sumain niyo nawa ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na ating Ama at sa Panginoong Hesukristo. Lagi akong nagpapasalamat sa Diyos dahil sa mga pagpapala niya sa inyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Sapagkat sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo ay umunlad sa lahat ng paraan, maging sa pananalita at kaalaman. Ang katotohanan ng ipinangaral namin tungkol kay Kristo ay malinaw na nakikita sa inyo, anupat hindi kayo nagkulang sa anumang kaloob na espiritual habang hinihintay ninyong mahayag ang ating Panginoong Hesukristo. Kayo ay aalalayan niya hanggang sa wakas upang matagpuan kayong walang kapintasan sa araw ng ating Panginoong Hesukristo. Tapat ang Diyos na tumawag sa inyo upang kayo ay makipag-isa sa Kanyang anak na si Hesukristo ang ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa mabuting balita, tinatawagan tayo ni Jesus na maging laging handa sa pagdating ng takdang oras dahil hindi natin alam kung kailan ito darating. Tayo po ay magbigay galang sa mabuting balita ng Panginoon.
Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marco. Papuri sa iyo, Panginoon. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, mag-ingat kayo at maging handa. Sapagat hindi ninyo alam kung kailan ang takdang oras. Katulad nito ay isang taong umalis upang maglakbay sa malayong lupain. Ipinamamahala ang kanyang tahanan sa mga alipin na binigyan ng kani-kaniyang gawain at inuutusan ang bantay pinto na maging laging handa sa kanyang pagdating. Gayon din naman, maging handa kayong lagi sapagkat hindi ninyo alam kung kailan darating ang puno ng sabahayan. Maaaring sa pagdidilim, sa hating gabi, sa madaling araw, o kaya ay sa umaga, baka sa kanyang biglang pagdating ay maratnan kayong natutulog. Ang sinasabi ko sa inyo ay sinasabi ko sa lahat, maging handa kayo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Merong isang kwento mula sa Greek mythology tungkol sa kwento ni Sisyphus, the myth of Sisyphus. Si Sisyphus ay pinarusahan ng mga Diyos dahil sa kaniyang paglaban sa kapangyarihan ng mga Diyos-Diyosan. Ang parusa sa kaniya, isang malaking bato na itutulak niya doon sa ibabaw ng bundok. Kaya, araw-araw, from morning, igugulong niya yung batong yon hanggang pagdating ng gabi, nandun na siya sa itaas ng bundok. Para pagdating ng gabi, gugulong uli ang batong ito pababa ng bundok. Bababa na naman si Sisyphus at igugulong na naman yon hanggang makarating sa ibabaw ng bundok. Pagdating ng gabi, gugulong uli yon pababa ng bundok upang umaga, itutulak uli ni Sisyphus ang batong ito. Pagdating ng gabi, gugulong na naman ito pababa ng bundok para itulak uli, yon ang parusa sa kanya. Walang tigil na pagtutulak at walang tigil na pagbaba ng batong iyon. Anong kwenta ng kwentong ito? Na ang buhay ay parang walang kabuluhan. Gigising ka sa umaga, tatrabaho, pagdating ng gabi, tutulog ka para gumising sa umaga, para magtrabaho, para matulog, pagising mo, trabaho na naman, that is life. Walang kahulugan, di ba? Ganun lang ba ang buhay? Sa bandang dulo, kakasawa. Advent na naman. Pasko na naman. Kasawa. Kaya dito na ako nagsisermon, sawa na rin ako doon eh. Kasawa. Sa filosofiya, merong tinatawag na absurd. A-B-S-U-R-D, absurd. Nang kahulugan ay walang kahulugan. The meaning of the absurd is, in Filipino, is walang kahulugan na kahulugan. Parang batong itinutulak sa taas para gumulong.
walang kahulugan na kahulugan. Ang buhay natin ay walang kahulugan. Kaya isang philosopher ang gumawa ng solusyon sa problemang ito. At sabi niya, because man begins to search for meaning mula dito sa walang kabuluhang ito. At sabi ng philosopher na ito, si Albert Camus, sabi niya, there are 7 solutions to this problem. The first solution, kung wala kang makitang kabuluhan sa buhay, the first solution, magpakamatay ka na lang. Anyway, wala lang din namang kabuluhan. Pakamatay ka na. Yan ang unang solusyon. Kung hindi lang masakit, magpakamatay. Kaya lang masakit eh. Kasi pag nakita natin walang kabuluhan, that's the first solution. The second solution ay umanap ka ng makakagulo sa iyo. Distraction is the second solution. Like, maglasing ka na lang, kumain ka na lang ng kumain, or magipagbarkada ka na lang, mag-addict ka na lang, mag-sell ka na lang maghapon, cellphone maghapon, manood ka na ng TV maghapon. Kita mo, ba't ba nanonood ka ng TV maghapon? Wala kasing kwenta, buhay. Pero ayoko naman magpakamatay, so I just, para wag na akong ma-focus doon, I just disturb myself. The third is the denial of life. Paano natin i-deny yung walang kahulugang ito? Sasabihin natin, bahala na si Lord. Kaya baka tayo nagsisimba dahil hindi natin nakikita ang kahulugan ng buhay, eh baka naman si Lord, bigyan na lang tayo ng kahulugan nito. Bahala na siya. Karamihan sa atin nagsisimba, pinabahala na kay Lord ang buong buhay niya kasi hindi niya mahagilap ang kahulugan nito. Bahala na si Lord. So, denial. The fourth, is be an actor. Mag-inarte ka. Kaya tingnan ninyo, maraming mga artista, wala sa sarili. Hindi na alam kung sila ba nag-aarte pa o katotohanan na. Or the fifth, develop your artistic talent. Paint ka. Kumanta ka. Kaya siguro daming talents ngayon. Dami. Idol. Ano yun? Talentadong Pinoy. Tawag ng tanghalan. Puro talent search lahat yan. It is actually confronting the meaning of life. Marami na develop na artistic talents. And the sixth, be a politician. Kaya pala maraming politiko, mga ilusyonado, parang mga hibang, no? Parang mga siraulo. Dahil hindi nila mahagilap ang kahulugan ng buhay, pinahagilap nila ito kung paano nila aalipinin ang kapwa-tao, kung paano nila pagnanakawan ang kapwa-tao, nahihibang sa sarili. Akala nila, they are so powerful. And using the power, they will not confront whether they find the meaning of life. The sixth. The seventh. Lahat ng yon, 1 to 6, ni-reject lahat yon ni Albert Camus, the philosopher. Ang 7, ang kanyang tinanggap. Acceptance. Nahuhuli mo ang asawa mo, may ka-text, may ibang ka-date, may ibang kausap. Halos lagi mo nahuhuli. Patawad ka na patawad. Wala ka namang magawa. Tanggapin mo na lang. Okay?
Imagine, si Sisyphus, itinutulak niya yung bato sa taas, gumugulong pababa every day, forever. Imaginin mo na isang araw, bumababa si Sisyphus, nakangiti na. Anong ibig sabihin ng nakangiting yon? Na natanggap na niya ang katotohanan. Dahil hindi naman natin talaga mahagilap ang lugar ng buhay, ngitian na lang natin ito at tanggapin. Advent na naman! Ano na naman ang hahagilapin natin dito? At makita natin, marami sa atin ang hindi na ito alintana, hindi na ito pinapansin. Magpapasko na naman. Sa katunayan, sawa na tayo sa paghihintay. Sawa na tayo sa Pasko. It has no meaning anymore. The world is introducing us to something horrible. The acceptance that there is no God anymore. Iyon ang gustong ituro sa atin ng mundo. We deny the presence of God in our lives. And so they remove, little by little, all the signs and symbols that will remind us that there is God. The cross, for example, in other parts of Europe and the United States, they remove them. They remove the cross. So lahat ng magpapaalala tungkol sa pananampalataya ay wala nang kwenta dahil wala namang katotohanan na may kwenta pa ito dahil hindi naman natin nakikita. Abang tayo ng abang. Halina, Jesus, halina. Dumating ba? Nakakasawa, di ba? Sawa na tayo sa paghihintay sa ating Panginoong Jesucristo. And that is frightening dahil baka hindi na tayo umaasang darating siya o di kaya baka hindi na tayo nananampalataya. Kaya wala na rin tayong simbolo. Wala na kayong parol sa bahay nyo. Wala na kayong Christmas tree sa bahay nyo. Wala na kayong Christmas lights. No symbols anymore to remind that you are waiting for the Lord. To remind that there is God who is coming. We remove all of them dahil yun ang sabi ng mundo, there is no God. Don't wait for nothing. Kaya, ikaw na nagsisimba, wala ka rin parol, sasabihin ng kapitbahay mong hindi nagsisimba, yun nga, nagsisimba, wala man lang simbolo ng paghihintay sa Panginoong darating, bata ko, maglalagay pa. See? Hindi mo namamalayan, you agree with a global understanding that there is no God that we need to wait. You are guilty of that. At alam ba ninyo, we need Advent season if we want to enjoy Christmas. Dahil nandoon sa exciting na pag-aabang na iyon sa pagdating ng Pasko, Advent gives meaning to our celebration of Christmas. Kung wala tayong makikitang simbolo man lamang ng Advent, ano ang pinaghahandaan natin? Kung wala man lamang simbolo ng Pasko na makikita sa loob ng bahay mo, anong ipagpapasko mo? It is in the symbol that we make an understanding that the Lord is indeed coming. Habang may parol na nakasindi, nauunawaan ng isang anak na batang-bata, na mayroong Diyos na darating. Even children no longer think that God is true because we remove the symbols of God. Kaya naman, gastos ang Pasko sa marami sa inyo. Dahil ang pinagtutuunan,
ay yung simbolo ng gastos, hindi ang simbolo ni Kristo. We wait for the Lord. Nakakasawa. He's not coming. Sabi siguro ng mundo. Pero sabi ni Albert Camus, bakit tayo kailangan magsawa? All we need to do is to smile and accept the truth na hindi magiging talusira sa pangako ang ating Panginoon. That is why there is Advent. Hindi tayo magsasawang maghintay. Hindi tayo magsasawang magpaanyaya dahil alam natin darating ang Panginoon. And we need symbols to prove the truth that we are excited while we wait for Him. Magnilay tayo. Tumayong lahat. Sumasampalataya ako sa isang Diyos, Amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa, ng lahat ng nakikita at di nakikita. Sumasampalataya ako sa isang Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos. Sumilang sa Ama bago pa nagkapanahon, Diyos buhat sa Diyos, liwanag buhat sa liwanag. Diyos sa totoo, buhat sa Diyos sa totoo, sumilang at hindi ginawa. Kaisa ng Ama sa pagka-Diyos at sa pamamagitan niya ay ginawa ang lahat dahil sa ating pawang mga tao at dahil sa ating kaligtasan. Siya ay nanawag mula sa kalangitan. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo kay Mariyang Birhen at naging tao. Ipinako sa krus dahil sa atin. Nagpakasakit sa hatol ni Poncio Pilato. Namatay at inilibing. Muli siyang nabuhay sa ikatlong araw. Ayon sa banal na kasulatan, umakyat sa kalangitan at lumuklok sa kanan ng Amang may kapal. Paririto siyang muli na may dakilang kapangyarihan upang hukuman ang mga buhay at mga patay. Sumasampalataya ako sa Espiritu Santo, Panginoon at nagbibigay buhay na nanggagaling sa Ama at sa Anak. Sinasamba siya at pinararangalan kaisa ng Ama at ng Anak. Nagsalita siya sa pamamagitan ng mga propeta. Sumasampalataya ako sa isang banal na simbahang Katolika at Apostolika, gayon din sa isang binyag na nagpapatawad ng mga kasalanan, at hinihintay ko ang muling pagkabuhay ng mga namatay at ang buhay na walang hanggan. Amen. Dumalangin tayo sa Amang tapat sa Kanyang pangako upang tayo ay maging laging handa sa pagdating ni Jesus na Kanyang anak. At higsambitin, Panginoon, buksan ang pintuan ng aming kalooban. Panginoon, buksan ang pintuan ng aming kalooban. Para sa mga namumuno sa simbahan, lalo na ang mga obispo at pari, upang mabuksan nila ang pintuan ng kaligtasan para sa mga aba at dukha. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, buksan ang pintuan ng aming kalooban. Para sa mga leader laiko ng ating parokya, upang ang kanilang halimbawa ay makaakit sa marami na maglingkod sa Diyos at kapwa sa pangunguna ng kanilang mga pari. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, buksan ang pintuan ng aming kalooban. Para sa mga makasalanan, sa mga hindi pa nakakakilala kay Kristo, at sa mga naguguluhan sa buhay, upang matagpuan nila ang landas patungo kay Jesus at sa Kanyang paghahari. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, buksan ang pintuan ng aming kalooban. Para sa ating lahat, upang ang panahong ito ay maging tunay na paghahanda sa pagdating ng Panginoon sa pamamagitan ng pagtulong sa may hirap. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, buksan ang pintuan ng aming kalooban. Para sa pasalamat at natatanging kahilingan,
Nina Consolacion at pamilya, Conrado at Amelita Mangon at pamilya, para sa karangalan ng mahal na Birhen ng Immaculada Concepcion, Maria Palma Bautista, Jang Oliveros, Louie, Lani, Ella at Andriel Reynoso, Felix at Emma Gonzaga at pamilya, Alma Lewelinco at pamilya, Leng Rodriguez at pamilya, June Enriquez at pamilya, Cuenco family, Romulo at Elizabeth Santos at pamilya, para sa nagdiriwang ng kanilang kaarawan na sina Arminda Taligatos, Ernesto Legaspi, at Jana Marie Samson, para sa maagang paggaling ni Naisagani Cabral, Emmanuel Hilario, Bishop Jose Oliveros, at Josego, dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, buksan ang pintuan ng aming kalooban. Para sa mga kapatid nating mga yumao na sina Daniel, Juliet, Noel, Vicente, Alberto, Bishop Cirilo, Erminildo Gilbert, Cardinal Vidal, Meliton Jr., Jesus, Vicente Jr., Ernesto Sr., Alexander, at Pepe. Dumalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, buksan ang pintuan ng aming kalooban. Panalangin natin ang ating bansa at panalangin natin ang ating mga katabi ngayon. Amang maawain, dinggin ang aming panalangin at iyong itulot na maisabuhay namin araw-araw ang aral ni Jesucristo na aming Panginoon ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Tayo po ngayon ay nasa ikalawang bahagi ng ating pagdiriwang, ang liturhiya ng Eucharistia. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay na ikaw rin na nagbigay,
Magdulot nawa ito ng gantimpalang kaligtasan na ngayon pa may amin ang pinakikinabangan. Sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo ang Panginoon. At sumain niyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ipasalamatan. Ang naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, siya isinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiyang mamuhay ng mahirap upang mapag-isamahan niya kami ng tapat. Siya ay naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanya lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya ay puspusang magniningning at ang pangako niyang kapanapanabik ay inaasa naming lubos sa makakamit. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos, mahahukbo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kahit sa pamagitan ng iyong Espiritu, gayon mong banal ang mga kaloob na ito. Upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, hiniabot sa kaniyang mga alagad, at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, hiniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad, at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinuhulo, nagamatay ang iyong anak, na buhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa
Ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Ang malingapi mga isibahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa, ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila ay muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatid kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos at San Jose na kanyang asawa, kaisa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararagal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo at sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Tayo ay magkakapatid sa isang Ama. Tumawag tayo ngayon sa Kanya. Kamedya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghin mo ang aming pananampalataya, huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumayin niyo. At sumayin niyo rin. Batiin natin ang bawat isa ng kapayapaan. Kapayapaan sa inyong lahat.
Narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos. Narito siya ngayon na nag-aanyaya na makiisa tayo sa kanyang piging. Panginoon, hindi ang karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mangyari lamang po na hintayin ang atas ng mga Asherets bago pumila sa pangumanyan. Salamat po. People.
Santa Maria, mahal na birhen ng bundok ng Carmelo, nagpakita ka kay San Simon Stock upang gabayan kami sa aming paglalakbay sa lupa at bigyan ng pag-asa sa aming buhay, lalo na sa oras ng paghihirap at iisin. Inihahandog namin sa iyo ang aming sarili at kalooban. Pagpalain mo at gabayan ng aming mahal sa buhay, pamilya at bayan. Itinataas namin sa iyong pamamagitan ang aming saya at kalungkutan, tagumpay at kabiguan, kasaganaan at kahirapan, kalusugan at karamdaman. Maialay nawa ito sa iyong anak na si Jesus upang magkamit para sa amin na mga pagpapala. Isinasamo namin o katamis-tamisang ina na lagi mo kaming samahan. Huwag mo kami iiwan at pababayaan, lalo na sa panahon ng pagsubok at kapighatian. Sa sandali ng aming kamatayan, pangunahan mo kami sa iyong anak na si Jesus, na aming Panginoon at Kaligtasan. Amen. Mahal na Birhen ng Carmelo, ipanalangin mo kami. Magsiupo po ang lahat. Sinisimulan na po natin ang Pamaskong Proyekto, Pamaskong Handog. Ang layunin nito ay makasama natin ang lahat, lalo na ang mga mahihirap, na ipagdiwang ng masaya ang Pasko ng pagsilang ni Jesus na ating Panginoon. Mayroong mga alay sa bungad ng simbahan na ating mabibili upang ating ialay sa misa. Hindi lamang ang mga mahihirap ang magiging masaya, kundi maging ang ating Panginoon dahil sa iyong kagandahang loob. Patuloy nating kalingain ng programang Eskolar ng Parokya. Bumili pa po tayo ng tiket at sa bawat tiket na ating binibili, mayroon po tayong Eskolar na binibigyan ng magandang bukas. Nasa likod po ang nagbibili ng tiket o kaya ay magsadya sa opisina ng parokya. Mayroon pong trash collection sa ating simbahan ngayon at nawa po ay makiisa ang lahat. Salamat po. Inaanyayahan po ang lahat na manood at ating tunghayan ang isang modernong pagtatanghal kaugnay ng pagsilang ng ating parokya Hesukristo, Panginoong Hesukristo. Inihahandog ng Komisyon ng Kabataan sa pakikipagtulungan ng buong komunidad ng parokya ng Nuestra Señora del Carmen ang Panunuluyan 2017 The Musical. Magkakaroon po ng motorcade sa 8 ng Disyembre. Sa ganap na 12 ng hapon, ang pagtatanghal ay gaganapin sa 12 at 23 ng Disyembre, sa ganap na 8 ng gabi o pagkatapos ng misa ng simbang gabi sa patio ng ating simbahan. Maraming salamat po. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, mapakinabangan nawa namin ang aming pinagsaluhan upang sa aming paglalakbay dito sa lupang papanaw
aming mapanaligan ng iyong pagpapalang pagmagpakailanman, sa pamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo niyo. At pagpalain kayo na mapagmahal na Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang ating pagdiriwang, lagi tayong magmahal at dumamay sa ating kapwa. Salamat sa Diyos. Purihin natin ang ating Panginoon. Mga anghel at mga banal.